Ayan, medyo maliliit Ayan, pa yung hello iba. mga Ayan, kabilbil and madalingan na welcome natin back sa sa ating puno. Bale, video. itong dalawang Ayan, for puno, today's video meron ay siyang itong ating mga mga okra. Mag-grow video muna bunga at tayo. bulaklak. Kaya lang nag-record Ito ako yung ng isa. saglit. Ayan, wala Ayan, muna tayong maliit music. pa din. Pero malapit na. Ito naman, na-late siya. Kaya umahabol siya. At ayun ang ating mga kangkong. Ayan, magsisigang tayo mamaya ng isda. At ito yung dalawa pang puno. Ayan, meron na rin siyang bunga, pero maliit pa. Ayun din yung isa. Ganyan pag pinupruning, oh, ang daming lumalabas. Ayan, pinupruning siya, ganyan. May mga lumalabas siyang extra na sanga. At ang ating kangkong ay very healthy. Ayan. Ayan lang ang tinanim ko sa ngayon dahil sobrang init. Hindi ko naman siya masyadong maalagaan, kaya ito muna ang madadaling alagaan na halaman na gulay ang ating tinanim. At ito yung dalawa pang puno. Ayan, meron na rin siyang bunga, pero maliit pa. Ayun din yung isa. Ganyan pag pinupruning, oh, ang daming lumalabas. Ayan, pinupruning siya, ganyan. May mga lumalabas siyang extra na sanga. At ang ating kangkong ay very healthy. Yan lang ang tinanim ko sa ngayon dahil sobrang init. Hindi ko naman siya masyadong maalagaan, kaya ito muna ang madadaling alagaan na halaman na gulay ang ating tinanim. Yung ating pinatubong malunggay. Ayan, oh, yung pinutol ko yung aming malunggay, tubo na siya. At mayroon pang isang tumutubo. O, diba? Ito yung ating mother na malunggay. Yan ang mother niya. Yan ang pinagkuna natin, pinutol natin. Tapos, ayan, nung pinutol natin siya, may sumibol na sanga. Ayan. O, diba? Ang ganda ng ating malunggay. Kukuha tayo, ihahalo natin sa sinigang. Dito naman, sa side na dati ay mayroong pechay. Well, tinanggal ko na ang ating pechay dahil hindi naman siya nagugulay parati dahil medyo mapait siya. Chinese pechay, kaya hindi ko siya masyadong type. Kaya ang ginawa ko, tinaniman ko siya ng mga kangkong ulit. Ayan. Kaya lang, dito sa side na ito, parang hindi ganun ka-healthy ang lupa. Kaya, kita nyo, hindi siya masyadong dinadamo. Kasi hindi siya ganun ka-healthy. Hindi kagaya doon sa kabilang side. Ito lang ating mga simpleng vegetable na madaling i-maintain. Dahil sa panahon nga dito, napakainit. Kaya kailangan itanim lang natin yung mga madadaling mabuhay at hindi kailangan masyadong maintenance. Ito nga pala yung ating bell pepper. Hindi siya nag-survive masyadong maigi doon sa ground. Kaya inilipat natin siya dito sa paso at saka dito ay hindi masyadong mainit. Hindi niya kaya doon. Parang nahihirapan siya. Namatay na nga yung kalahati niyang puno. Ayan, sana ay mag-survive pa rin. Ay, at eto pa pala guys. Dito sa harap ng aming bahay ay imbis na ornamental plants ang nakatanim. Tinaniman na lang namin ng talbos ng kamote. Ayan, pag lumalago, di binabawasan namin siya. Ayan. At saka malapit na din siyang mawala. Sa winter, mawawala na rin siya. Ayan, di ba? Dito sa kabilang side ay ganun din. Di ba meron din na ornamental plant na kagaya ng talbos ng kamote? O di ba? Di naman nila alam kung yan yon o iba ito o ito yung nakakain o hindi. O di ba? At nandito naman ang ating talbos. Ayan, healthy pa rin siyang talbos ng kamote. At parang mas gusto kong ilahok ito sa sinigang na isda kaysa dun sa kangkong. Ang kangkong mas gusto ko sa sinigang na karne, sinigang na baboy. At ito naman ang ating gabi. Dinidilig ko rin siya. Ang problema talagang sa sobrang init ay talagang natutuyo ang mga dahon niya. Ayan. Talagang mahirap dito sa amin sa Texas maghalaman, lalo mga vegetable. Dahil sobrang init, kailangan dito meron kang greenhouse. Ay, syempre, magastos naman ng greenhouse.
Kaya mga ganitong gulay lang muna ang itatanim natin, yung madaling i-maintain. Ayan mga guys, galingin natin magtanim ng gulay mga guys sa ating mga bakuran. Kung may mga available kayong area na pwedeng pagtaniman o mga paso, ayan, magtanim tayo at nang tayo ay makatipid din kahit papaano. Ayan, until next time mga kabilbil, thank you for watching. Ayan, at dahil hindi ko makain si nanay ng isdang yan, ako lang ang kakain. Isa lang ating isigang, ang pampano. Ayan, ayaw ni nanay niyan dahil wala daw kaliskis na malalaki. At ito pala yung, ito ang nakuha nating talbos ng kamote. Diba marami din siya? Oh, ang ganda niya, diba? Yan ang ating isisigang at saka samahan natin ng konting okra. Ito naman yung kangkong na nakuha natin kahapon. Ia-adobo ko na lang siya sa toyo. Adobong kangkong. At gusto ni nanay ay adobong kangkong. Ayan, di ba ang gaganda? Sariwang-sariwa. Tsaka yan. O, talbos ng kamote, di ba? Di nakatipid na tayo sa pamamalengke ngayong araw na to. Ayan. Ayan.